Mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa panahuna ng kadiliman, marahil ay maraming mga nagdurusa. Maraming nanahimik ngunit napapahama. Oo, ninirahang takot at paghihinagpis. Ihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, akong sasalamin. Mahal ko, Mariana. Ay, nagkakasip. Anak! Hindi ka ba nagsasawa sa pagbabasa sa mga sulat ni Crisostomo Ibarra? Hindi po, Ama. Kaya kong mabuhay araw-araw na ito lang aking kinakain. Ang kanyang mga sulat para sa akin ay parang tinapay. Binubusog nito ang aking puso at kaluluwa. Kailan kaya ulit siya babalik, Ama? Anak, huwag ka sanang mabibigla. May maganda akong balita para sa iyo. Ano po yun, Ama? Si Ibarra, babalik na siya sa Pilipinas. Ha? Talaga ba, Ama? Kurutin niyo po ako at sampal-sampalit para man malaman kung hindi ito isang matamis na panaginip. Hindi ka na nanaginip, anak. Hindi ka na nanaginip. Ang saya-saya ko, Ama. Mas masaya pa sa mga ibong nagsisikantahan tuwing umaga. Kailan kaya ulit siya babalik, Ama? Sa susunod na linggo, anak, maghahanda ako ng malaking salo-salo. Anak, ba't ka malungkot? Wala po to, Ama. Masaya lang po talaga ako. Nakapaghintay nga po ako ng 7 taon. Ano pa kaya ako 7 araw lamang? Masayang-masaya talaga ako, Ama. Masayang-masaya. Masaya rin ako para sa iyo, anak. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw. Ikinagagala kong ipakilala sa inyo ang anak ng inyong maong kong kaibigan, si Crisostomo Ibarra. Magandang araw sa inyong lahat. Padre Damaso, isang malapit na kaibigan ng aking ama. Isang malapit na kaibigan ng aking ama. Hindi ako bigi! Kailanman hindi ko naging kaibigan ng inyong ama! Pamahin po. Ikaw ba ang anak ni Don Rafael Ibarra?
hindi po kayo nagkakamali. Maligayang pagbabalik galing sa Europa. Kilala ko ang inyong ama. Tama na muna ang pag-usap. Nakahanda na ang pag-ayon. Ano ba naman to si Captain Tiago? Hindi man nang ipakilala sa akin ang babae. Magandang araw. Ako nga pala si Crisostom Maybara. Ay, ano ba? Ganyan ba ang trato niyo sa mga mistisa? Bulag ka ba? Hindi naman ako bulag. Sa katunayan, mas malinaw pa ang aking mata. Pinagmamasdan ko lang kasi ang maganda mong buhok. Alam kong maganda ako, pero hindi ibig sabihin na pwede mo nang tamak-tamakan at ang maganda kong sayang. O pwede naman sa ikaw na umupo dito. Di, ikaw na. Huwag kang mahihiya, ikaw na umupo dito. Di, ikaw na narapat dito. Dahil ikaw ang mas malapit sa pamilya Santiago, ikaw na umupo dito. Pero ikaw ang pare sa lugar na ito. Ah, sige na nga, umalis ka nga dyan at ako na umupo dito. Sir. Kailan ka pa ba pumunta sa Europa? 7 taon na po ang nakakaraan. Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa ating bansa? Sa totoo lang, lagi kong iniisip ang Pilipinas. Ako na yata ang kinalimutan ng bansa nito. Kailang buwan na hindi ako nakatanggap ng balita. Hindi ko man na alam kung paano matay ang akin. Ibarra, ano naman ang pinakamagandang lugar ang napuntahan mo? Pinag-aralan ko ang bawat bansa. Nalaman ko na ang tema ng kabuhayan at politiko at reliyon ay may pagkapareho. At nalaman ko na ang kalayaan o ang paghalipin ng isang bansa ang siyang nagdidikta ng kasaganahan o paghihikaos nito. Yan lang ba nalaman mo? Sa pagpunta sa mawalang pintang lugar? Kung ang bata ay tatanungin, alam din nila yan. Mauna muna ako. Kakarating ko lang kanina. At meron ba pala akong gagawin? Hindi mo na ako papayag, hindi pa dumating si Maria Clara. Pupuntahin ko siya bukas na umaga. Pakisabi lang po sa kanya. Nakita niyo ba yun? Nakita niyo? Ganyan kabasasan ang pag-aaralan niyo sa Europa. Kung hawak ko ang gobyerno, pagbawal ko ang magpunta doon. Mga mangmang talaga mga Indio. Napatunayan ko yan sa 20 taon kong paglilingkod sa San Diego. Mga walang modo, nakakabwisit, mga makasalanan, di marunong mga umpisal. Padre Damaso, tayo na sa bahay ng isang Indio. Bah, ano naman ngayon? Totoo naman ng mga mangmang sila. Tumigil muna kayo. Umasok muna tayo sa loob. Taon na nakaligpas, ngunit wala man lang nagbago sa lugar na ito. Nakakalungkot lang isipin. Tata, alam mo ba naging kaibigan ako ng iyong ama? Kilala mo ang aking ama? Pwede ko pang malaman kung paano siya namatay. Hindi mo ba alam? Alam mo naman siguro kung saan siya namatay. Hindi ko rin po alam. Wala man lang ba nagsabi sa'yo na namatay siya sa kulungan? Sino namatay sa kulungan? Ang iyong ama! Ano? Ano sinasabi niyo? Inaasal niyo ba ako? Nagkakamali po siguro kayo. Kilala niyo ba ang ama ko? Diba sabi mo kanina ikaw ang anak ni Dora Paylibara? Ano? Bakit namatay siya sa bilangguan? Kahit marangalang yung ama, nagkaroon din siya ng kaaway. At dahil sa kanya mga kaaway, hindi siya nakalaya. At sa kasamaang palad, sa bilangguan na siya namatay. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Nakikiramay ako sa'yo, Ibarra. Sa sumunod na araw, nakita muli si Naibara at Maria Clara. Ito ang una nilang magsasama simula nung nabalik siya sa Pilipinas. Crisostomo, ang aking minamahal. Sa dinami-rami ng mga babaeng nakilala mo sa batbang bansa, hindi mo ba ako nakakalimutan? Paano ba kita mailimutan? Wala akong kapangyarihan na ikay hindi isipin. Lagi din kitang naiisip.
Kahit pilitin kong hindi kita isipin ay hindi ko magawa. Naalala ko tuloy yung mga panahong tayo nagkaaway. Naalala mo ba yung isang araw na ikay nagalit sa akin? Naglagay ng corona na odilaw na bulaklak sa aking puno. Kinuha yun na yung ina. Pero tumawa lang ako. Umiyak ka nun, kaya tayo nagkaaway. Mahal ko, hindi ko yan malilimutan. Nung inahatid mo ako sa amin, ay naglagay ako ng corona na dako ng bulaklak sa iyong ulo. Natumat ka at nagpasalamat, kaya tayo nagkabati muli. Halika, may papakita ako sa'yo. Ito yung mga bulaklak na ninagay mo sa ulo ko. Tinagong ko lang yan. Siguro may ako'y napaka-importante para sa'yo. Hindi ko rin makakalimutan yung mga liham na pambaalam na binigay mo sa akin. Mahal, pasensya ka na. Dahil sa'yo nakalimutan ko ang aking mga tungkulin. Kailangan kong puntahan ang puntod ng aking ama. Ah, ganun ba? Ito, ilagay mo sa puntod ng iyong ama. Mag-iingat ka, Crisostomo. Mag-iingat ako para sa iyo, mahal ko. Taon kaming hindi nag-usap. Pero ito pag-uusap namin ay hindi man lang niya pinaabot ng 7 minuto. Oh, Maria Tiara! Umiiyak ka ba? Ay, hindi po, Padre Damaso. Oh, Padre Damaso! Andito ka pala? Santiago, kailangan ito mag-usap sa inyong opisina. Tara na. Atakin mo pa ang lubid, Kismet! Kuya, ayaw
ko na umuwi na tayo, natatakot ako. Wag! Mahirapan tayo kung magkakasakit tayo. Mamamatay tayong lahat sa gutom. Magkano ba ang sahod mo ngayong buwan? 2 piso. Malaki kasi ang nabawas sa aking utang. Kuya, bayaran mo mga salapin na ninakaw ko! Nasisiraan ka na ba? Ang sabi ng sakristan mayor ay 2 unso ang kinuha mo. Nakatumpas iyon ng 32 piso at hindi ko kayang bayaran iyon. Kulang pa ang sahod ko. Pinapapatayin nila ako. Bosinyo, ikaw ay pinamutahan pa ng kalahati dahil sa maling pagpapatunog ng kampana. At ikaw naman, Crispin, hindi ka makakauwi ang muti mo na ilabas ang iyong nilanakaw. May pahintulot na po kami makauwi. Nihintay na po kami ng aming ina. Hindi, mamaya alas 10 ka pa makakalis. Ginoon, alas 9 pa lamang hindi na pwedeng maglakad sa daan. Sigurado akong mahuhuli kami ng mga gwardiya sibil. At bukod pa doon, malayo ang aming bahay, malayo rin ang aming lalakbayin. Abad, inutusan mo ako, ito ang tandaan mo, mas mataas ang posisyon ko kaysa sa inyo. Sasakyas ako ko ninyo! Basilio, mamaya gabi ka pa makakalis at ikaw na mag-Kismin, sumama ka sa akin! Wag! Maawa kayo! Isang linggo na namin din nakikita ang aming inay! Wala akong pakialam! Oh,
ba ang aking iyayain kung di ikaw? Siguro para sa iyo, ako isang tubig na kapag hindi mo ininom, hindi mo makakalala. Ganun na nga, mahal ko. Bakit mahal ko? Masama ba yung pakiramdam? May naaalala na ako. Tungkol ba ito sa ginawa ni Padre Damaso sa iyong ama? Nakakausap mo na ba siya? Para saan pa? Pagkatapos ng ilang taon na hindi nagkita sina Ibarra at Maria Clara, muli nilang binigyan ng oras na makapiling ang isa't isa. Maraming salamat at nagkadalo kayo dito. Ibarra, nalaman mo na ba ang tungkol sa kriminal na umatake kay Padre Damaso kahapon? Sinong kriminal? Yung umatake kay Padre Damaso kahapon. Ano? Inatake si Padre Damaso? Oo, hanggang
hanggat ngayon nagpapahinga pa rin siya sa kama at ang sinabing kriminal ayon ay si Elias. Si Elias? Nagkakamali kayo siguro. Si Elias? Yun na ba manayaw sa bangka natin kanina? Kasama niya siya kanina? Malaking katangahan yon. Hindi ko na po maisip na kriminal pala ang kasama namin kanina. Mukha kasi siyang hindi. Mabuti't hindi kayo nasaktan. Sige, kailangan ko na rin umalis. Salve, Regina, Patris et Corpus, Vita et Cielo, et Spes Nostra Salve.
ad te clamamus, exulis filii Evae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valie. Ea ergo, advocata nostra, Helios tuos misericordis oculus ad nos converte, et iessum benedictum fructum ventris tui. Exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Oremus. Ora pro nobis Sancta Maria Dei Genetrix, ordinie et feciamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae, corpus et anima, ut dignum fili tui habitaculum efficim eriretur, Spiritus Sancte cooperante preparasti, da ut cuius commemorationem laetamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemus, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium aniat semper nobiscum, Pater, Filii, et Spiritus Sancti. Amen. At itinawag mo sa kanila ang mabuting kalooban upang palaganapin ang pangaral. Hindi mo binawi ang biyaya ng salita sa kanilang bibig at sa halip ay binigyan ng tubig upang mapawi ang kanilang mga uhaw. Ang mga salita ng Diyos ang nagpapaunlad sa inyo. Kaya't kayong mga makasalanan, mga Indio, masdan niyo siya ng buong paggalang at pagsisisi. Tingnan niyo na lamang si Gideon, ang matapang na si David, ang matagumpay na si Roldan, ang gwardiya sibil ng kalangitan na lalong marahas kesa sa lahat ng mga sibil. Ginong Alperes, iba't higit na matapang at makapangyarihan ang krus kesa sa kahit na anong sandata. Mga kapatid, nararapat lamang na isabuhay niyo ang mga salita ng Diyos. Dapat ay sinasaulo ninyo ang banal na kasulatan para naman di kayo sabihan pa. Precipti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Vere sanctus es, Domini fons omni sanctitatis, haec ergo dona quesums, spiritus tui roi sanctifica, ut nobis corpus et sanguis finat Domini nostri Iesu Christi. Qui compassione volontare traderetto, accipet panem et gratias agens fregi, deditque discipulis sui decens, accipite et manducate ex hoc eo omnes, hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur. Similimodo postquam cinatum est, accipens et calicem, iterum tibi gratias agens, didit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis, mei novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effendetur, in remission em peccatorum, hoc facite en meam commemorationem. Recipte salutaribus moniti.
dyan ba sa Senyor Ibarra? Sino ka? Hindi na yun mahalaga. Gusto ko siyang makausap. Niligtas mo ang buhay ko noon, kaya niligtas ko din ng sayo ngayon. Pero hindi pa sapat ang kabayaran ng utang na loob ko sa iyo. Huwag ka munang magpasalamat. May ipapagawa pa ako sa iyo. Masalita ka. Huwag mo muna sabihin sa iba ang babalang sasabihin ko sa iyo. Huwag kang maglala. Alam kong gusto ka lang huhulihin, pero hindi kita ipapahuli. Hindi ko iniisip ang sarili ko. Ikaw ang iniisip ko. Anong ibig mo sabihin? Ang iyong lolo at ang iyong ama ay may kaaway. Kilala mo ang mga kaaway ko? May kilala akong isa. Huwag mong kakalimutan na nga mga sinasabi ko. Iligtas mo ang iyong sarili para sa kapakanan ng bansa. Kailan tayo ulit magkikita? Kung kailan mo gusto, nandyan lang ako para sa iyo. Ganon din ako sa iyo, yes. Kapitan Chan, magandang araw. Oh, magandang araw sa iyo, Ibarra. May tatawag mo ang magtatrabaho ang pasisero? Aray, oo naman. At paano mo naman nasabi? Sa bagay, hindi naman nagpapansin si Padre Damaso. Sa tuwing siya sumisigaw at nagdalabot, siya ay mas lalang kumapangit. Padre Damaso, maglag-usapan ko kanina. Ituloy niyo lang. Nabanggit kasi ni Senyora Ibarra tungkol sa pagpapatayo ng paaralan. Ah! Tungkol pala dyan! Wala akong alam tungkol sa mga arkitektura. Kapag sinabing paaralan, kailangan natin ng eksperto. Eksperto? Wala talaga mas tatanga sa mga Indio. Hindi mo alam kung paano magtayo ng apat na dilding at maglagay ng bubo. Ano mo kailangan ng isang paaralan? Mahal ko, ang ganda mo talaga. Salamat, mahal ko. Ang aking kagandahan ay parang mga bituin. Walang kumpas ang lining. Alam mo kasi, kapag ang mga Indio na nagpag-aral na, meron silang titulo. Pero pupunta pa rin sila sa Europa para sayangin ang kanilang mga pera. At ang Diyos na ang bahala sa kanila. Alam mo sa isa sa mga aas na ito ay pinarasaan ng Diyos. At namatay ito sa bilangguan. Mahal ko! Walang lapit! Ibarra! Sabi lang ko ng totoo, hindi mo malang nirespeto ang aking ama. Padre, ang bihin mo'y puno ng kabanalan mo at ang puso mo'y puno ng pagmamanapis. Itigil mo na yan, mahal ko! Huwag kayong lapit! Akala niyo madulimahan ko ang aking kamay. Akala mo ba, Padre, na masigit ka kaysa bang tao kaya nagkarpatan ka, musgahan sila. Marama lang ang aking ama. Sinakripiso niya ang kanyang sarili para sa kapanan ng bansa. Puro mabubuti ang kanyang ginawa. Para sa mga tao ito, binuksan niya ang kanyang pinto. Pinakain sa sariling na mesa. Trinato niya bilang kaibigan. Pero anong ginawa ng taong ito? Pinagpindahan niya ang aking ama. Hinapon niya at ipinalipat sa ang kanyang bangkay. Nasusa ang alaala ng aking ama! Huwag, mahal ko! Maya-maya lamang po ay siguro darating na siya. Baka na huli lang ang dating. Eh, si Padre Damaso, nasan siya? Hindi siya makakapunta. May sakit siya. Magandang araw sa iyo, General. Magandang araw rin sa iyo. Yan ang bang sinabi mong si Maria Clara? Oo, siya na nga si Maria Clara. Mauto muna kayo. Maya, sisuin muna akong mga bisita. Tawagin niyo lang ako kapag kayo ay may kailangan. Maraming salamat po sa iyo. Swerte mo ang magulang mo. Palagi na lang ako nakakarinig ng mga puri ka rin sa'yo. Dahil sa ginawa niyo, narapat yung ibigyan niyo na ako ng pinapangit.
Pero... Wala nang pero-pero. Ano pong ibig mo sabihin? Ilang minuto na lang at dadating na sa doon. Mawalang galang na po. Wala akong intensyong makisali sa usapan niyo. Ngunit hiniral, nakakalimutan niyo na po ba na si Ginong Ibarra ay isang ex-komunikado? Hanggat po ang mabilis na paglilipad ay damas, pagpalain at nawa siya ng Diyos. Ako man po, pero kailangan ko na pumunta sa akong silid. Importante lang akong aso kasubi. Ngunit hindi mo ba hihintayin si Ibarra? Ay, hindi na po. Mawalan na ko sa inyo. Ginong Ibarra, nagagalak ako makita ka ngayon. Pakiusap mo ako. Huwag na kayong mag-alalangan sa pagbibigay ko ng katawan. Isa pong aking karangalan ang pagtanggap na ganito mula sa mga. Oo nga pala, nais ko sabihin sa hari ng Espanya niya kayo ay parangalan. Maliit na bagay lang ang akong ginawa. Hindi ko kailangan ng parangal para buti na lamang at pumunta ka dito. Pupuntahan sana kita ngayon dahil sa makambing mo na sumisira sa aming bako. Sa susunod na sirain ulit ng makambing mo, ay babarilin ko na sila. Ngunit hindi iyon ang pinunta ko dito. Nais ko lamang ipaalam sa inyo na may mga nganib na buhay dahil may magaganap na bagaal sa mamayang gabi. Opo, sino sa kanila, sino? Paulan natin sila lahat ng bala. Huminahon ka at makinig ng mabuti. Nalalaman ko ang bagal sa sakumbisalan at sasalakayin ang kwartel. Papatayin ang panuan ng mga gwardiya sibil at lahat ng mga Kastila. Sabihin mo sa akin kung sino ang babae at agad ko siyang ipadalimpot. Ipagpapaumanhin niyo at hindi ko sabihin dahil ang kumbisalan ay sagrado. Kung gayon, kailangan natin humingi ng tulong sa ibang pangdalan. Oo nga, yun ang mas mainam na gawin. Oh!
Kainin siya at gamutin ang mga sugat. Huwag na huwag mo siyang hayaan masaktan muli. At bukas na bukas, ihatid mo siya kay Ginoong Kristo mo, Ibarra. Sige na. Consolation! Magpusat tayo. Paso, Dona Victorina, halin muna kayo. Opo muna kayo. May pag-uusapan tayo. Anak ko, para magkaroon tayo ng kapayapaan, inuurong ko na ang kasal niyong dalawa ni Krisito mo'y para. Ama, huwag niyo mo itong gawin sa akin. Mahal na mahal ko pa si Krisito mo'y para. Anak ko, buo na ang akin pa siya. Pero huwag kang mag-alala, ikakasal ka pa rin. Pero ama! Maria Clara, gusto kong ipakasal na rin sa aking iyo. Mamagkinig yung divorces pa rin. Paano na maso? Abay, bakit? Nag-iinarte ka? Napakaswerte mo dahil pumayag at pamagin ko ang pakasalan ng isang babae hindi man lang nahihikita ng aking ganda. Oh, nandun ang Victorina! Ikaw, huwag mong tatagyan si Ignares kung ayaw mo magkaroon ng gulo. Kuya Clara, Kuya, siya mo sa mong kasalan. Tama na! Ayoko na! Tumahimik niyo lahat! At kung karunan nyo dito na aking puso, ang puso ko ang lihap para
Nagulat ba kita? Di mo ba yung nasang darati ako sa kasal mo? Bakit malamigay yung kamay, Maria? Masama ba yung pakiramdam? Anak, sabihin mo sa akin. Alam mo namang mahal na mahal kita, na hindi nga kita kayang mapagalitan. Anak, bakit? Dahil ba ito kay Linares? Hindi to dahil kay Linares, Ama. Ama, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, protektahan mo ako, Ama. Iuro mo ang kasalamin ni Linares. Ama, protektahan mo ako, Ama. Hindi, Maria. Basta buhay siya, kaya ko magdusa at maghirap, Ama. Basta't may malaman ako tungkol sa kanya. Pero ngayon patay na siya. Wala na akong dahilan para mamuhay, Ama. Pero kung buhay siya, papayag akong ipagkasala mo ako kay Linares. Pero ngayon patay na siya. Magpapakamatay na lang ako ang mga madre! Anak, patuhan mo ako sa aking makasalanan. Kung ngayon may pagkasal ka sa lalaking, di man mo talaga mahal. Magmamadre na ako! Anak, hindi pwede! Magmamadre ako ang mamamatay! Anak, piliin mo kahit sino lalaki. Ayos lang sa akin. Pipiliin ko ang mamamadre, Ama. Sige, kahit masakit sa kaluban, magmamadre ka. Ayaw kong mamatay ka. Totoo nga pala may Diyos na nagpaparusa. Sana ako nalang prasahan at huwag ang aking anak. You were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred
was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. Memories bring back your. Memories bring back. Memories bring back your. You were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain.